Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay na napakasarap magpuri sa ating Panginoon kung tayo ay sama-samang itataas ang kanyang ngalan. Sa ating pong pasisimula, tayo po ay magsitayo at makibukas po kayo sa Psalm 100 verses 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us. And we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness and continues through all generation. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, God. Dakilang, O Diyos, na mabahaging sa lahat, Panginoon. Kami po ay naririto para itaas ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong itong nararanasan po namin ng iyong presensya. Sa bawat araw na lumipas, O God, nakita po namin kung gaano ka naging kabuti at kadakila sa aming buhay. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang nagsisilbing ilaw sa aming daan patungo sa inyo, O God. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Dahil tunay, Panginoon, na walang perpekto kundi Ikaw lamang, O Diyos. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa araw na ito, mula sa pag-aawitan, O God, at sa maghahatid ng iyong salita, at sa lahat ng makakarinig nito, Panginoon, ay kasihan mo ng iyong banal na Espiritu, na maintindihan namin ng bawat isa at tumimo ito sa puso't isipan namin, O God, at mai-apply namin ito sa aming buhay. Na maging asin at ilaw din kami sa iba, Panginoon, at hindi katitisura ng iba, O God. Nawa maranasan namin ang iyong presensya sa araw na ito, Panginoon. Pakisamahan mo rin kami, ang iyong mga anak na nagsisimbahay, O God, na walang maging hadlang sa aming pagpupuri sa iyo. Ano mang gawa ng Diablo ay hindi magtatagumpay dahil masigit kang makapangyarihan, Panginoon. Sa anumang bagay, O God, Ikaw ang dakila, Panginoon, at magpagmahal, mahabaging, Panginoon. Kahit lubos kami nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Pakisamahan mo kami ng maranasan ka namin, O God, na hindi kami uuwi, Lord God, na walang natutunan, walang naramdaman, Panginoon. Saliksikin mo ang aming puso at isipang, Panginoon, yung desire namin, Panginoon, nawa nga ay nakatuon ang aming isip sa iyo, O God. Kaya sa araw na ito, Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa iyo. Sa iyong kabutihan, itinataas ka namin, O God. Sa lahat ng ito, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. At tayo nga po'y magpasalamat sa ating Diyos, sa kanyang gawa, dahil alam naman natin na ang ating Panginoon ay dakila at mapakabuti sa ating buhay. Ano man yung hilingin natin, idalangin natin, ay magiging posible kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon. Through Him, we can do all things. Through Him, we can do anything. Because for with God, nothing will be impossible. Amen? Amen. Hallelujah. I can do all things. This is You who gives me strength. Nothing is impossible to You. Thank you.
Your love, our Lord, is sweeter than before, oh God. Yeah.
blessed, O God, to worship and praise your name, O God. Dahil nakikita namin kung gaano ka kadakila mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Nawa nga patuloy mo linisin ang aming puso at mulatin ang aming mga isipan, Panginoon, sa tama, O God. Karapat dapat kang purihin. Because you are the Hosanna in the highest, O God. Yes, Jesus, you're the King, O God. Sa lahat ng bagay, Panginoon, ikaw lamang ang makapangyarihang Diyos at walang hihigit sa iyo, O God.
worship, oh God. Yes, Jesus. Your name is beautiful, oh God. Your name is powerful and wonderful. And nothing can surpass your love, oh God, in us. Walang makahihigit, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Yes, Jesus. Let's feel His presence. Love was greater.
Thank you, God. Sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa iyong kabanalan, O God. Tunay na itinataas ka namin, O God. You're beautiful, you're wonderful, you're powerful, O God. Ito walang hihigit doon, Panginoon. Dahil sa iyo lamang ito lahat, Panginoon. You're the reason, O God, kaya nandito kami, O God. Kaya kami nabubuhay para purihin at sambahin ka, Panginoon. Nawa nga imulat mo ang nabubulag-bulagan, O God, na hindi ka namin makita, na hindi daw ka namin maramdaman, Panginoon. Kakamali sila. Dahil ikaw lamang aming Diyos at natatanging Diyos. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan. Good morning. If you have your Bibles, let us open our Bibles in Acts chapter 1, verses 12 hanggang 14. Acts chapter 1, 12 to 14. Okay. Babasahin ko po sa Tagalog, Acts chapter 1, 12 to 14. Sabi po rito, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga olibo, na halos isang kilometro ang layo. Ang mga ito ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin. Kasama ang babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Tayo po ay manalangin. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang salita na ating pagbubulayan sa umagang ito. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na may control sa lahat. And you are still on the throne. And we worship you and we magnify your holy name this morning. And we want to be with your presence today, O God. And as we stand before your presence, Lord, may your spirit work within us. May your spirit minister to us. Dalawin niyo po, Panginoon, yung mga nasa kani-kanilang mga tahanan. At nawa, Panginoon, ay maranasan nila, maramdaman nila na ikaw ay naririyan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang araw na ito, pagpalain niyo po mga oras na ito, at nawa nga po ang inyong lingkod ay itago po ninyo sa inyong likuran. At sa amin pong pagbubulay sa inyong salita, bigyan niyo po kami ng karunungan, pangunawa, bukas sa puso at kaisipan upang amin pong matanggap at maitanim sa aming puso ang inyong mensahe sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Bago po ako magsimula ay gusto ko pong mag-shout out. Yan. Shout out doon sa dumaan sa bahay kahapon, no? May dalang isang buwig na saging at isang truck na itlog. So, thank you. Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Baka hingan niyo rin eh. So, thank you kapatid. At pagpalain ka ng Panginoon. At ano po ba yung mga aabangan natin sa araw na ito? First Sunday po ngayon. Kaya sana po ay nakapaghanda kayo ng
tinapay at juice para sa ating communion mamaya. No? At abangan niyo po, mayroon po tayong installation na gagawin mamaya after ng communion. So, i-install po natin si Pastor Vlad as official worker ng ating simbahan. Of course, even before ay official worker naman siya. Pero nung pong nakaraang district forum, sila po ay formal na in-accept at binigyan ng lisensya ng Kamakop as official worker. So ganap na po siyang, even before pastor na po siya, pero ngayon po ay naging ganap ang kanyang pagiging pastor dahil siya po ay binigyan na ng lisensya ng Kamakop. So abangan niyo po yan, mamaya po gagawin natin yan after ng communion. Okay? So this morning we will be talking about how to be a peacemaker. Paano nga ba magiging peacemaker? At instead na maging troublemaker. Noong pong unang panahon, ang unang simbahang Kristiyano, wala po sila ng mga bagay na meron tayo ngayon. Wala sila nito mga kagamitan na meron tayo ngayon. Wala sila ng building na kagaya ng meron tayo ngayon. Wala silang pera, wala silang internet, wala silang mga programa. At wala rin silang reputasyon. Pero bakit napaka-successful ang kanilang gawain? Bakit napaka-successful ang kanilang ministry? Samantalang wala po sila nung mga meron tayo ngayon. Ano po bang meron sa kanila na wala tayo? Sila po ay merong isang bagay na wala sa maraming simbahan ngayon. Ito po ay ang kapangyarihan ng Diyos sa gawain na ito na ipinagkatiwala sa bawat simbahan. Most of the churches nowadays do not have the power of God in the ministry. At ito po yung malaking pagkakaiba noon at ngayon. Noon, wala sila nitong mga modernong kagamitan na meron tayo ngayon. Pero napaka-successful ang kanilang ministry because they have with them the power of God. Now, we're talking about paying the price to be the kind of church God wants us to be. Good churches don't just happen by accident. Somebody has to be willing to pay the price. In Acts chapter 1, it shows us four principles that will lead us to the kind of soul-saving, community-changing power just like in Acts chapter 2. Last time, we talked about obedience. And today, we will continue with the next one. But let me give you all four so that in the next coming days, ay mapag-isipan na natin ito. Okay? So last time, we talked about obedience. The disciples, they waited in Jerusalem kung saan ay sila ay inutusan ng Panginoon na doon maghintay hanggang sa dumating yung ipinangako na Holy Spirit na bababa sa kanila. And today we'll be talking about the unity. In verse 14, sabi doon ay sila po ay nagkakatipon. They were in one accord. Lagi silang nagsasama-sama, sabi doon sa verse 14. Okay? And then, yung pangatlo, sa susunod ay pag-uusapan naman natin about prayer. And then the last one is about godly leadership. So the four principles na makikita natin sa chapter 1 is talking about obedience, unity, prayer, and godly leadership. So this morning we'll be talking about unity. Okay? And dito po, sabi sa verse 14, sila po ay laging nagsasama-sama. In English, they are in one accord. Mababasa po natin sa verse 14 and in chapter 2 verse 1. Again, sinabi po doon, they are in one accord. In chapter 2 verse 46, they are in one accord. In chapter 4 verse 24, they are in one accord. And in chapter 5 verse 12, again, binanggit po doon, they are in one accord. Sila po ay laging nagsasama-sama. Kung ang isang simbahan ay mayroon ito, unity. Kung isang simbahan ay may pagkakaisa,
Alam niyo po mga kapatid, hindi matatawaran ang pwedeng gawin ng Diyos sa simbahan natin kung meron tayong pagkakaisa. At sa pamagitan nito ay magiging matagumpay ang gawain ng Panginoon katulad ng ginawa niya doon sa Acts chapter 2 wherein ang mga disciples, si Peter ay nangaral na salita ng Diyos at nung araw na yon 3,000 ang nadagdag sa kanilang kalipunan. Obviously, there was a wonderful unity among these early believers. And they had the same goals. Meron silang iisang goal, meron silang iisang vision, meron silang iisang purpose. At iisa ang kanilang kaisipan. During their 10 days prayer, the Holy Spirit worked in their hearts and they came to realization na kailangan nilang ayusin ang kanilang mga differences. Kailangan nilang ayusin ang kanilang mga relasyon. And I'm sure that there are a lot of apologizing that happened between them so that all together they will be united as one. And they settled their differences and they worked hand in hand as a team. And in unity, they turned their community upside down. As a church, malaki ang potential natin kung tayo po ay magiging isa. Kung tayo po ay united. And we should set aside our self-interest and pride. If you need to apologize to anyone, then do it. If you need to forgive someone, do not withhold it. So that in unity, we as a church can reach our community for the Lord. Let us move on. Kalimutan natin kung ano man ang mga naging hidwaan and let us be one. Kung meron dito, hindi ka nag-agree sa isang kapatiran, then let's agree to disagree. Kasi hindi naman sa lahat ng bagay magkakapareho tayo ng opinion. Hindi sa lahat ng bagay ay magkakasundo tayo o mag-agree tayo sa isa't isa. Merong mga disagreement. But in case that there are disagreement in our midst, let us just agree to disagree. Kung mga minor naman yung mga hindi natin pinag-aagrihan, itantabi na natin yan. Ang importante, nag-agree tayo doon sa mga major. Nagkakaisa tayo doon sa mga major. So there are times talaga na hindi tayo mag-agree sa isang bagay, hindi tayo magkakasundo sa isang bagay, but again, as a church, as a followers of Jesus Christ, let us just agree to disagree. At huwag nating pag-awayan pa o pagtalunan pa ang mga bagay na ito. Pagka hindi tayo nag-agree, medyo iwanan muna natin yan. Kung mga minor lang naman yan. Doon tayo pumunta sa mga common grounds. Sabi sa, ano bang ibig sabihin ng team? T-E-A-M, team. Sabi doon, together, everyone achieves more. Pero kung kanya-kanya tayo, wala tayong ma-achieve. But if we work together, hand in hand, together, everyone achieves more. Yun po ang tinatawag na team. And God loves to bless churches like that. Kung saan ang mga members, they are quick to forgive, and they allow for human weakness and frailty. Put what's best for the church ahead of our own personal feelings and agendas. And let us be peacemakers instead of troublemakers. Now this morning we will talk about three ways to be a peacemaker, not a troublemaker. May mga tao talaga na kahit nang pumunta, mahilig gumawa ng gulo, mahilig magsimula ng kaguluhan. Pero hindi iyon ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo ay maging mga troublemaker. Sa halip, nais niya na tayo mga tagasunod niya, tayo mga Kristiyano, ay maging mga peacemakers. Now, na tayo po ay mga ligtas na, na tayo mga Kristiyano na, we are already a citizens of God's kingdom. We are children of the King, and we ought to be peacemakers, not a troublemakers. Ano ba yung mga bagay na ito para tayo ay maging peacemaker? Una, dapat akong magkaroon ng panibagong pananaw sa aking sarili. Tingnan natin ang ating sarili honestly, soberly, and sincerely.
dapat magkaroon na tayo ng makabago o panibagong pananaw patungkol sa ating mga sarili. Tingnan po natin ito. Ang taong mahilig gumawa ng kaguluhan ay sobrang makasarili. Kung troublemaker ka, napaka-selfish mo. Kahit saan ka pumunta, nagkakaroon ng kaguluhan. Nung wala ka pa, tahimik naman. Nung dumating ka, biglang nagkagulo. Ibig sabihin, hindi ka peacemaker, you are a troublemaker. And if you are a troublemaker, ikaw ay sobrang makasarili. Ang mga taong troublemaker, yung mga selfish persons, ang lagi nilang iniisip ay ang kanilang sarili. Lagi nilang hinahanap, lagi nilang tinitingnan, paano ba ito makakapekto sa akin? Ano ba mangyayari sa akin dito? Ano bang mapapala ako dito? Hindi ba ako maagrabyado dito? Ito ang laging nasa isipan nila. Now, sabi ni Jesus, "He that loves his life shall lose it." Sa madaling salita, kung ang lagi mo lang iniisip ay ang iyong sarili, na akala mo ay nakakalamang ka, nagkakamali ka. Dapat balanse tayo. Hindi porke nag-criticize o nag-complain ay isa ng troublemaker o gumagawa ng gulo. Ang isang tao ay hindi matatawag na troublemaker kung ang kanyang criticism or complain ay legit. Kung legitimate naman yung kanyang criticism or complain, hindi siya matatawag na troublemaker. Alam nyo ba na mas natututo tayo sa mga criticism? Take note, ito pong criticism na tinatabi ko ay yung constructive criticism. Kasi yung isa ay destructive. Itong criticism na tinutukoy ko ay constructive. Mas natututo tayo dito sa mga constructive criticisms kaysa sa mga compliment. Kaya mas maganda, meron tayong critic. Yung misis ko, number one critic ko yan. Kapag meron akong sablay during preaching, hindi makakalusot yan. During my college days, bago ako tumayo sa harapan, meron kaming rehearsal at meron akong critic. Meron akong audience during rehearsal, and after nung rehearsal na yon, sasabihin niya, ano yung mga dapat kong iwasan? Ano yung mga sabihin niya, yung kamay mo masyado malikot, nakaka-distract. O yung sobrang dami nung naka 150 ka ng so, o naka 300 kang So sinasabi niya, ano yung mga dapat iwasan? So yun po sinasabi kong constructive criticism. At dahil dito ay natututo tayo. No? Oh, sabi niya, habang nakatayo ka doon, nagkakalkal ka ng ilong mo. Huwag ganon. So, doon tayo madalas natututo kaysa sa mga compliments. No? Well, of course, na-appreciate natin yung mga nagko-compliment sa atin. Minsan, pag magkakarin tayo compliment, pumapalakpak yung tenga natin. Siyempre, maganda pakinggan yun. Pero, huwag tayo masyadong mag-dwell doon kasi baka naman sobrang lumaki ang ulo natin. No? Dahil sa mga compliments na narinig natin, lalaki yung ulo natin. Uy, ang galing ko pala. No? Mas magaling pa ako kay ganito, kay ganyan. Dahil may mga pumupuri sa akin. Yes, maganda po yun. May mga pumupuri sa atin. Nakakatuwa po yun, nakaka-encourage. Pero huwag po tayo masyadong mag-dwell doon to the point na lumaki na yung ulo natin. No? Naging mayabang na tayo. So, mas natututo po tayo kapag merong mga constructive criticism. Meron din namang mga destructive criticism. Ang feeling kasi ng iba, napaka-perfect na nila kung makapag-correct. Samantalang yung nakita nila ay gamuta lang, pero yung tahilan na nasa kanyang mata, nasa harapan niya, ay hindi niya nakikita. Ang galing maghanap ng mali ng iba. Pero yung sandamukal ang pagkakamali niya, hindi niya nakikita o sadyang hindi tinitingnan. A peacemaker doesn't think little of himself. He doesn't think of himself at all. Okay? Again, a peacemaker doesn't think little of himself. Instead, he doesn't think of himself
at all. Yan po ang tinatawag na peacemaker. Ayan, naligaw na tuloy ako. One day, nung po nabubuhay pa si Abraham Lincoln, one day, naglalakad sila kasama yung dalawang anak niyang batang lalaki. At itong dalawang bata, ay habang naglalakad sila, nag-aaway. No? Hindi sila nagkakasundo. Meron silang hindi pinagkakasunduan. No? So, may nakasalubong sila at tinanong sila. Sabi, "Sir, ano po nangyayari doon sa dalawang bata?" No? Sabi ni Abraham Lincoln, sabi niya, "Meron kasi akong tatlong walnuts. Eh, ang gusto nila, tig-dalawa sila. So, kaya nag-aaway sila. Eh, tatlo lang yung walnuts, gusto nila, tig-dalawa sila." No? So, madalas, ganito po ang nangyayari sa buhay ng ibang mga Kristiyano. Gusto nila, laging sila ang nakakalamang at ayaw nila ng nalalamangan. Pero, ang sinabi ng Panginoon sa atin, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod niya, we ought to be a peacemakers rather than troublemakers. So, pangalawa, para tayo ay maging mga peacemakers, dapat akong magkaroon ng panibagong pananaw sa ibang tao. Bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat nating matutunang tingnan ang ibang tao kung paano sila tinitingnan ni Kristo. Attention, mga bagong Kristiyano, mga bagong mananampalataya sa Panginoon, ito yung dapat ninyong tandaan at dapat ninyong malaman. Ngayon pa lang, ito yung dapat ninyong malaman. Dapat ninyong malaman na may mga pagkakataon na kahit mga Christians, kahit matatagal na yung mga Christians, ay maaari pa rin makagawa ng mali sa iyo. No? Sabi nga, nobody's perfect. Maaari pa rin silang makapagsinungaling sa iyo? O yung worst case scenario, eh, pwede ka pa rin ma-scam ng isang Kristiyano. Or, they may let you down. Maaaring ma-discourage ka dahil sa kanila. So, huwag na po kayong ma-surprise. Especially, yung mga bagong Kristiyano pa lamang, huwag na kayong ma-surprise. No? There are times, there will come a time na you will be disappointed with somebody. Kahit na napakatagal ng Kristiyano yan, maaari pa rin silang makagawa ng mali sa'yo. Kapag nangyari yan, at least, alam mo na at maiintindihan mo na. Kaya, ngayon pa lang, sabi ko nga, huwag na kayong masusurpresa. Dahil darating talaga yan. Dahil baka sila ay biktima ng kanilang sarili or biktima ni Satan. Either way, maaari natin silang tingnan kung paano sila tinitingnan ni Jesus. At tayo po ay maging peacemaker instead of troublemaker. Pangatlo, halos magkahawig lang ito, dapat ako magkaroon ng panibagong pananaw sa kalipunan ng mga tao. Ito naman, multitude. Maraming mga tao ito. Ang isang peacemaker, meron siyang biblical worldview. Ang tanging nais niya ay mabigyan ng kaluguran ang Diyos sa kanyang buhay at ang mabuting balita ay maipalaganap. Lagi niyang inuuna kung ano ang dapat unahin. Sabi nga, first things first. Alam niya kung paano mag-prioritize. Alam niya kung ano yung priority. Ang kanyang pananaw ay hindi nakatuon sa mga bagay na pansamantala, kundi nakapokus siya doon sa eternity. Hindi lang siya nakatanaw, o hindi lang siya nakatingin, o hindi lang siya nakapokus dito sa buhay natin dito sa lupa na pansamantala lang. Siya po ay nakapokus doon sa future, doon sa eternity. Kapag eternity ang pinag-uusapan,
Hindi mahalaga dito ang ating karapatan. Kung laging unfair man ang treatment sa atin, napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at impyerno pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Dapat ang maging concern natin habang tayo ay naririto ay kung paano aabutin ang mga kaluluwa na walang Kristo sa kanilang puso. Sabi ni Reverend Ron Mangin sa kanyang devotional message noong pong nakaraang mga araw during the General Assembly, the church often becomes focused on internal matters. Evangelism can easily slip from a top priority to a very low one. O, sabi niya, madalas daw ang mga simbahan ay napofocus doon sa mga internal matters. Nakafocus lang tayo sa loob. Sa mga fellowship dito sa loob, sa mga programa ng simbahan dito sa loob, pero wala tayong focus sa labas. At madalas, yung evangelism ay nakakalimutan na. Sabi niya, evangelism can easily slip from a top priority to a very low one. Now, kapag ito ang nasa isip natin, kapag ang mabuting balita ay maipalaganap ang iniisip natin, kapag ito ang naging passion natin, hindi na natin mapapansin yung mga maliliit na bagay sa buhay ng iba. Hindi natin mapapansin yung mga minor na yan. Kung tayo po ay nakafocus doon sa kung paano maipapalaganap ang mabuting balita. Kapag yung puso natin ay na-burden sa eryang ito, eh yung mga minor differences sa loob ng simbahan, hindi na natin yan mapapansin. In Philippians chapter 1 verse 27, sabi doon, they stand fast in one spirit with one mind striving together for the faith of the gospel. So, as long as we both keep our eyes on the goal, we will head in the same direction in one accord, in unity, then I am not important, they are important. My rights are irrelevant next to their needs. Ito po ang mangyayari sa atin, ito po ang magiging kaisipan natin. The disciples decided to walk in complete obedience and unity, and they turned their world upside down. NCAF doesn't need to be turned upside down, but right side up. And we can experience the things we find in Acts chapter 2 if we are willing to pay the price of chapter 1. Now, paano ba natin mai-apply itong mga pinag-uusapan natin na ito? How can we practically apply these things? Dalawang bagay po. Una, pag-aralang kontrolin ang pananalita. Tayo masyadong mabilis magbitaw ng salita. Sabi nga, bago ka magbitaw ng salita, isipin mo muna ng 10 beses. Kasi pag nabitawon mo na yan, hindi mo na mababawi. Kahit na ilang sorry pa yan, kahit na sabihin mo pa na, ay, hindi ko naman sinasadya. No? Pag nabitawan mo na yan, mahirap nang bawiin. So dapat nating matutunan kung kailan dapat bubuksan ang ating bibig at ganun din naman, kailan dapat magsalita. Sabi nga ni Erap noon, less talk, less mistake. Eh kung masyado ko madaldal, nako, marami ka talagang mistake na masasabi. Sabi sa James chapter 1 verse 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Okay? Sabi niya, take note of this. Everyone should be quick to speak. Wrong. Sabi niya, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Madalas, baligtad yung nangyayari sa atin. We are quick to speak and we are quick to get angry. But we don't want to listen.
May kahapon, nanonood ako doon sa programa ni Rafi Tulfo sa Facebook. Merong isang complainant doon, parang Armalite yung bibig. Naka-automatic. Hindi makasingit si Tulfo. Kaya ang ginawa niya, oh, sige, dito ko na maupo, palit tayo. Eh, noon naman doon siya nakaupo sa inuupuan ni Tulfo, tumahimik. No? O sige, palit ulit tayo. Pagbalik na naman niya, tatatatatata na naman. No? Hindi makasingit yung kinukomplain niya, pinagsasalita ni Tulfo yung kinukomplain niya, hindi makasingit. Siya ang ratsada ng ratsada. No? So minsan ganun tayo. We are quick to speak, we are quick to get angry, and we don't want to listen. Pero, in contrast, ito po sinasabi ni James sa chapter 1, verse 19. Sabi niya, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Kaya nga, napapansin niyo ba? Ilan yung tenga natin? Dalawa. Ilan yung bibig? Isa lang. Diba? So do the math. Kaya ka binigyan ng dalawang tenga to be quick to listen. Kaya isa lang yung bibig mo, to be slow to speak. Eh madalas, hindi na natin pinahayaan na makapagsalita yung isa. Tayo na lang ang rat-rat ng rat-rat. No? If your lips would keep from slips, five things observe with care. To whom you speak, of whom you speak, and how, and where. To a large degree, the difference between a peacemaker and a troublemaker is whether or not you have learned to control your tongue. So dapat mapag-aralan natin, i-master natin, paano ko kontrolin yung ating dila. Paano ko kontrolin yung ating pananalita? Pangalawa, pag-aralan natin kontrolin yung ating pag-iisip. Sabi nga, di ba, it's all in the mind. Kaya we should learn how to control our mind. So hindi lang dapat matutunan kung kailan tayo dapat manahimik. Kailangan din nating magkaroon ng kaisipang katulad kay Kristo. Proverbs chapter 23 verse 7. Sabi doon, for as he thinks in his heart, so is he. Ang mga troublemakers, puro feelings lang yan. Maramdamin, matampuhin. Ang mga peacemakers, they live according to their will. Alam nila na may mga choices at alam nila pumili ng tamang choices. Now, the good news is, if I make my will do what is right, then good feelings will follow. When the Bible says, love your enemies, hindi yun suggestion. Hindi yun option. It's a command. At kapag sinabing command, dapat i-obey natin. And it's true, and I'm living proof, you cannot hold bad feelings towards someone you pray for. Paano pagpipray ang tao kung masamang loob mo sa kanya? Diba? Paano pagpipray sa tao kung masama ang loob mo sa kanya, kung galit ka sa kanya? And you won't pray. Siyempre, kung galit ka sa isang tao, ba't mo pagpiprayan? You won't pray for someone you are holding onto bad feelings about. Ang sabi ni Jesus, love your enemies. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, I love you. Again, it's not a suggestion. The command, love your enemies, is not a suggestion. No? And if you love your enemies, ito po yung promise. Sabi doon, they will be called the children of God. You know, children are like their parents. Minsan yung mata ng tatay mo, nakukuha mo. Yung ilong, no? Namamana natin, yung itsura. No? Now, when you return
kindness for anger, or tenderness to someone's bitterness, you will remind people of the God of peace, the Prince of Peace. And they will say, wow, siguro Kristiyano yung tao na yan. Siguro, taga-Encaf yan. Every time makikita ka nila, maaalala nila si Jesus. Ito ang tagasunod ni Kristo. Kapag nakita nila yung attitude mo, ang maaalala nila si Jesus. At ito pong mga bagay na ito ay maaari nating gawin kahit saan tayo naroon. Pag-aralan natin kontrolin yung ating pananalita, pag-aralan natin kontrolin ang ating pag-iisip, pwede natin itong gawin sa bahay, sa trabaho, sa church, at kahit nasa labas tayo. Magkaroon tayo ng panibagong pananaw sa ating sarili. Take a new look at ourselves and get rid of selfishness. Tanggalin na natin yung pagiging makasarili na yan. And let us take a new look at the many and let us see them through God's eyes. Let's take a new look at the multitudes and realize what's really important. And practically, let us learn to control our speaking and thinking, and we will be a peacemaker. And unity will help our church move from Acts chapter 1 to Acts chapter 2. Let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga prinsipyong nakita namin. Dalayin ko nga po, Panginoon, as a church, as Christians, as individual followers of the Lord Jesus, Lord, help us to take a new look at ourselves at maisang tabi nga po namin ang pagiging makasarili. Baguhin niyo po ang aming mga puso, baguhin niyo po ang aming mga attitude na sa halip na lagi kami nakatingin sa aming sarili, ano ba yung aming mapapala, ano ba yung aming hindi ba ako maagrabyado rito? Sa halip, palitan niyo po ito ng sa halip na kami po ay maging selfish, kami po ay maging selfless. At tingnan din namin ang ibang tao kung papaano niyo po sila tinitingnan. At hayaan niyo po, Panginoon, na makita namin, ma-realize namin ano ba yung talagang importante. What matters most. And help us to control our tongue, help us to control our mind, our thinking, and gawin niyo po kaming mga peacemaker instead of troublemakers. Salamat po, Panginoon, dahil kung ito po'y magagawa namin, you will use us. Gagamitin niyo po kami mightily sa inyong gawain. And this church will grow kung ito po ang mangyayari sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Hindi po namin magagawa ito sa aming sariling kakayahan. But thank you because we have the Holy Spirit who is in us, resides in us, dwells in us. And help us na sa bawat sandali ng aming buhay, we will yield our control of ourselves to the control of the Holy Spirit. Moment by moment, fill us, empower us with your Holy Spirit. And help us to be an obedient and united Christians. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Na-bless po ba tayo sa nagdala ng mensahe ng ating Panginoon?
Isang amen naman dyan kung na-bless po tayo. Okay, para naman po sa ating pagbibigay, maaari po ba tayong makibukas sa 2 Corinthians 8. 2 Corinthians 8, 11 to 12. Sabi sa salita ng ating Panginoon, kaya't ituloy na ninyo ito, ang kasigasigang ipinakita niyo noon ay ipagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. 12. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay na napakabuti mo, mapalad kami bilang iyong lingkod, sapagkat nariyan ka palagi na patuloy na tumutugon sa aming pangangailangan. Panginoon, patuloy po naming panalangin sa kanilang mga tahanan o sa iglesyang ito, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang mga magbibigay. Ibalik mo po, Panginoon, yung pagpapala na nagmumula sa inyo. Dakilang Diyos, ikaw ang lahat-lahat sa buhay namin. Wala kaming makakaya kung wala ka, Panginoon. Naway patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Ikaw nga po, Panginoon, ang maging patnubay o gabay nila, Panginoon, sa kanilang pamumuhay. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat at naway patuloy na magamit sa inyong gawain ang mga ika po, Panginoon, na magbibigay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo lamang ang walang hanggang kapurihan, kapasalamatan at kadakilaan sa tanging pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Maari na pong magbigay ang bawat isa. Again, good morning po. At sa ating pong gawain ngayon ay patuloy po natin sambahin ng Panginoon even sa ating pagkakaloob ng ating mga tithes and offerings. At again, kung kayo po ay nasa malayo, gusto niyo po magkaloob sa Panginoon, ito po yung ating bank account. At meron din po tayong GCash. Kung gusto niyo pong kung meron kayong GCash at gusto niyo mag-send doon sa ating GCash, pwede rin po kayong mag-send doon. I-message nyo lang po kami para bigay nyo sa, maibigay namin sa inyo yung GCash number na per kung saan pwede kayo mag-send. Kung kayo po ay nandito lang sa community, pwede rin po namin kayong papuntahan sa inyong at the convenience of your home. Meron pong po pwede pumunta sa inyo para sunduin yung inyong kaloob sa Panginoon. So patuloy po nating suportahan ang gawain ng Panginoon sa pamagitan po ng ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Okay? So this time, ay dadako po tayo sa ating mga announcements and upcoming events. No?
Nung nakaraang araw ay natapos po yung General Assembly, 56th General Assembly ng Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. So, praise God dahil during that General Assembly, mas marami pa po yung mga delegates kaysa doon sa mga regular na General Assembly. Kasi po itong General Assembly na nangyari ay virtual po via Zoom. No? So, 4,600 plus yung attendees, yung delegates, no? Official delegates, registered delegates during that 56th General Assembly ng ating denomination. So, doon po sa 4,600 doon ay 100 plus yung mga lay leaders, no? At yung mga karamihan po ay mga siyempre mga pastors po from different churches all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagsama-sama po sa apat na araw na General Assembly via Zoom. Okay? So, this time ay dadako po sa ating mga announcement at siyempre unahin na natin yung mga celebrants for the month of May. Yun po magse-celebrate this week from May 1 hanggang 8, no? So, happy birthday sa May 3 kay Marlin, Sister Marlin Gamos, no? So, advance happy birthday bukas, no? Bukas ito. No? Ito po siya po yung mama ni Shaira, no? So, kung nanonood po kayo, happy birthday po. Advance happy birthday Sister Marlin, no? At sa susunod naman na araw ay si Maria Eliza Malang, May 4. So Tuesday naman siya. So magkasunod lang sila. And then, sa susunod naman, uy, ba't na doble? Yan. Si Sarah May, no? Sa May 8. No? So happy birthday sa mga celebrants natin this week. No? So iba next week naman. No? And congratulations sa ating mga although hindi na ito bago, no, sila po yung si Bishop Kahe sa si Bishop Nebab ay sila po yung dati pa rin na mga president and vice president at sila pa rin po yung nanalo itong election. So yung election ay ginanap din po o ginawa din po virtually, no. So sinend lang po sa amin yung link at nag-click lang kami doon at sinubmit, no. So, napakabilis yung resulta. No? Nung araw din na yun, nalaman namin yung partial and unofficial. Pero siyempre, yung kasing proclamation ay ginagawa sa last day ng GA. No? So, nung Friday po, formally in-announce yung mga nanalo. At ito nga po sila, President and Bishop, si Bishop Eduardo Cajes pa rin. At Vice President, Auxiliary Bishop, si Bishop Reniel Joel Nebab. At yung mga National Board of Trustees, ang National Board of Trustees po ay kinocompose ng tatlong ordained ministers at tatlong lay leaders. Kaya anim po sila. So, sa mga ordained ministers na nanalo o na-elect na mga National Board of Trustees ay sina Reverend Ruel Invidiado, Reverend Joel Cabiles, at Reverend Reynaldo Cayubin. Yung po namang mga lay leaders ay sina Dr. Ernesto Tardo, Mr. Rosalino Caluban, at si Mrs. Lucy Bagongon. Yan. So, congratulations sa kanila. Okay, so tayo po ngayon dadako sa ating celebration of Holy Communion. Okay, tayo po na naririto at yung mga nasa bahay, samahan niyo po kami, yung mga nagsisimbahay, tayo po ay magka-celebrate ng ating Holy Communion. Okay, bago po yan ay tayo po ay tumayo at awitin natin itong old hymn na ito na lagi nating inaawit kapag may communion, the old ragged cross. Abayan niyo po ako, sama-sama tayong
patuloy na manambahan sa Panginoon at awitin natin itong hymn na ito, The Old Rugged Cross. Wala tayong sounds? Teka lang. Thorn
suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo, nagpupurit, nagpapasalamat. Tunay nga po na napakabuti niyo sa aming buhay. At sa mga oras na ito, kami po ay naninikluhod sa inyong harapan. Kung meron nga po mga karumihan sa aming mga puso, kami po ay nagpapakumbabang dumudulog sa inyo, Panginoon. Pakalinisin niyo nga po ang aming mga puso at isipan. At hayaan niyo po, Panginoon, na kami po ay makasalo sa banal na hapunang ito sa karapat-dapat na kaparaana na nilaloob po ninyo. Dalayin mo po, Panginoon, patuloy niyo po kami samahan at nawa sa banal na hapunan na ito ay patuloy ka namin makasama, Panginoon. At salamat po sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Lord, dalayin ko na maluwalhati ka po at magbigyan ng kaluguran sa pamagitan po ng pagsasalong-salong ito sa inyong banal na hapunan. Palain niyo po ang mga elemento, ang tinapay at juice ang simbolo sa inyong katawan. Consecrate niyo po ito, Panginoon. At dalayin ko, Panginoon, na sa pagtanggap namin ito, kami po ay mapuspos ng kalakasan, magmumula sa inyo, Panginoon, kagalingan at higit sa lahat, mga pagpapala at mga provision na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon. Kinukomit po namin sa inyong gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo muna. At sa ating pong selebrasyon ng Holy Communion ay kayo po ay nais kong i-welcome. Welcome to the Feast of the Lord, all who are baptized and believed in Jesus Christ as their Lord and Savior are invited to join in this meal. Ang Panginoong Jesucristo po ay inaanyahan tayo po na mga nabautismuhan at nagtiwala sa Kanya bilang ating mga tagapagligtas na saluhan Siya sa hapag na ito sa Kanyang banal na hapunan. Kung saan, Jesus will feed us with Himself by the Holy Spirit. So, let us come to receive all the benefits and blessings of His atoning death, His life-giving resurrection, and His ascended Lordship. As we come to the table, we come not just as individuals, but as a community. As a church, we are a community. By sharing the loaf or the bread and sharing with the cup, Christ makes us one with Him and with each other. Sa pamagitan po nito, tayo po ay pinag-iisa ng Panginoon sa Kristo. And this ministry unites us and makes us one. Just as we are nourished by the food we eat, Christ nourishes us spiritually at this table with the bread of heaven and the cup of salvation. And this is the joyful feast of the Lord, for the elements we receive symbolize not just the flesh and blood of the crucified Lord, but the life-giving flesh and blood of the risen and ascended Lord. As we come to the table, as repentant sinners, Christ wants to assure us of His forgiveness. As we come with our struggles, Christ wants to assure us
of His living presence. As we come with our doubts, Christ wants to touch us with the flesh and blood reality of His life. At the Lord's Supper, we look back. Remembering the whole story of our salvation, we look around, seeing that we are together members of the body of Christ. And we look forward to the great banquet in God's coming kingdom. And we look up to our ascended Lord who promises to feed us with His body and blood by the Holy Spirit. Church, congregation of Jesus Christ, the Lord has prepared His table for all who love Him and trust Him alone for their salvation. All who are truly sorry for their sins, who sincerely believe in the Lord Jesus as their Savior, and who desire to live in obedience to Him as Lord, are now invited to come with gladness to the table of the Lord. At this point, magkakaroon po tayo ng responsive reading. Kapag nakita nyo red yung font, ibig sabihin po, kayo po yung magbabasa nun. Kapag black, sa akin po. Okay? Tayo po ay tumayo uli as we participate in this responsive reading. Lift up your hearts. Sagot? We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right for us to give thanks and praise. With joy we praise you, gracious Father, for you have created heaven and earth, made us in your image, and kept covenant with us, even when we fell into sin. We give you thanks for Jesus Christ our Lord, who by his life, death, and resurrection opened to us the way of everlasting life. Therefore we join our voices with all the saints and angels and the whole creation's glory of your name. Holy, 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 Lord God, of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Beside thee,
Patuloy po tayo sa ating responsive reading. We thank you, our Lord, for the hope this meal gives us, that Jesus as triumphant King, that the dead will be raised, and that all people will stand before His judgment. We face that day without fear, for you, our Judge, are our Savior. May our daily lives of service aim for the moment when the Son will present His people to the Father and God will be shown to be true, holy, and gracious. With the whole creation, we wait for the purifying fire of judgment. For then we will see you face to face. You will heal our hurts and our wars and make the crook straight. Then we will join in the new song to the Lamb without blemish, who made us a kingdom and priests. You, our God, will be all in all. Righteousness and peace will flourish. Everything will be made new, and every eye will see at last that our world belongs to God. Hallelujah. Come, Lord Jesus. Amen. We give thanks to God, the Father, that our Savior, Jesus Christ, before He suffered, gave us this memorial of His sacrifice until He comes again. At His Last Supper, the Lord Jesus took bread, and when he had given thanks, He broke it. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, He took the cup. And said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. For whenever we eat this bread and drink this cup, we proclaim the Lord's death until He comes." Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. Lord our God, send your Holy Spirit so that this bread and cup may be for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. May we and all your saints be united with Christ and remain faithful in hope and love. Gather your whole church, O Lord, into the glory of your kingdom. Father in heaven, amen. Amen. At this point po, we'll be distributing the communion elements, and gusto kong tawagin si Pastor Vlad na i-install natin mamaya para i-distribute itong mga elements. Pwedeng pakitulungan Pastor Bob. Come on. May lisensya naman yan, professional driver's license.
Take, eat, remember, and believe that the body of our Lord Jesus Christ was given for the complete forgiveness of all our sins. Brothers and sisters, tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ni Kristo. Take, drink, remember, and believe that the blood of our Lord Jesus Christ was given for the complete forgiveness of all our sins. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Eternal God, Heavenly Father, you have graciously accepted us as living members of your Son, our Savior, Jesus Christ, and you have fed us with spiritual food in the sacrament of His body and blood. Send us now into the world in peace and grant us strength and courage to love and serve you with gladness and singleness of heart through Christ our Lord. Amen. Amen. God bless you all. Pwede na po tayo makaupo. Asin, pakilagay na. Okay, at this point ay dadako po tayo sa formal installation ng ating kapatid na si Pastor Vladimir Venus, kasama po ang kanyang may bahay, si Mrs. Cathy Venus. So, pwede na ba kayong pumunta rito? Nakaharap kayo sa kanila dito. Okay. Yung po mga nasa tahanan, mga nagsisimbahay, samahan niyo po kami. Medyo mag-extend lang tayo ng konti ngayon dahil dito sa gawain na ito. Okay. Ang paglilingkod sa Diyos ay, mga kapatid, ito po isang pribilehyo. Pero ito po, itong pribilehyong ito ay punong-puno naman ito ng pangako. Gayun din naman ang maglingkod sa simbahan ng Panginoon at sa kanyang mga hinirang ay isa ring pagpapalang may kalakip na pangako at obligasyon. Sabi nga ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. Kung ang pastor, ang tagapanguna at tagapamahala ng iglesia, ang mga pinuno naman ng iglesia ang siyang mga katuwang ng pastor sa paglilingkod.
o pagsisilbi sa hapag. Katungkulan ng pasto na pangalagaan ang buhay espiritual ng bawat tupa upang ito'y makapamuhay ayon sa dakilang kalooban ng Diyos. Katungkulan naman ng mga pinuno, kagaya ng ating itatalaga na si Pastor Vlad, na tulungan ang pastor sa pamagitan ng kanilang paglilingkod upang matiyak na ang iglesia ay manatiling nakasandig at namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Tumutulong ang mga pinuno, kagaya ni Pastor Vlad, sa ilang gawaing pastoral tulad ng pananalangin, pagbisita sa mga karamdaman, pagbibigay ng mga makadiyos na payo sa mga bata sa pananampalataya. Kasama rin dito ang pagsisilbi sa hapag ng Panginoon, pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Gayun din sila ay kaagapay ng pastor sa pagbabalangkas sa mga programang makapagpapaunlad sa buhay ng iglesia, paggawa ng desisyon mga kaapekto sa kapulungan, at paghingi sa Diyos ng patuloy na biyaya para sa bawat membro sa katawan ni Kristo. Ang mga ito ay tungkulin ng mga pinuno. So sa pagdedesisyon po dito, ay hindi lang po ako ang nagdedesisyon. So ngayon ay, although dati ko na siyang katuwang, ngayon kumbaga sa ano, na-promote na siya. Kasama ang Christian Ministry Team, meron po tayong CMT. Ang CMT po ay binubuo ng mga pastor, elder, at mga auxiliary leaders, kagaya ng women president, men president, at youth and young professional president. Kasama rin dyan yung ating treasurer at financial secretary at yung ating church secretary. So, as supposed to be, ang aming pong term ay 1 year. Pero dito po sa atin, one to sawa po ang aming term. No? So, ayon po sa local church ministry guidelines sa ibinaba ng Kamakop, ang mga officers po kagaya namin ay meron pong term na 1 year. Sa mga pastor po kagaya ko, in the absence of a contract, dahil dito wala tayong contract, supposed to be, ako po ay dapat magsasubmit ng resignation taon-taon. Pero hindi ko po nagagawa yon. So siguro umpisa natin this year. So by November, magsasubmit ako ng resignation sa church ministry team. Kung tatanggapin po nila, wala na ako. Kung hindi naman nila tatanggapin, magpapatuloy ako. So yun po ay requirement sa local church ministry guideline. Hindi sa gusto ko mag-resign, pero bilang pagsunod sa local church ministry guideline na binigay sa atin ng Kamakop, ay yun po ay gagawin natin. At tuwing January naman, supposed to be meron tayong tawag dito yung congregational meeting. Para po itong General Assembly ng Kamakop, ginagawa nila yan every 2 years. Tayo naman, dapat taon-taon, meron tayong congregational meeting every January so that ako po ay magre-report sa inyo ano na ang estado ng ating simbahan. Parang State of the Church Address. Soka. Huwag lang isusuka. So, by January, hindi natin nagawa ngayon kasi pandemic. So, pero nung mga nakaraan, parang natatanggap ko, meron tayong ginawa one time. No? Nasimulan na natin yan. So, abangan po natin sa January. Yan. Magkakaroon tayo ng, at the same time, yung po mga officers, yung CMT, ay i-reconfirm natin kung sila ba ay gusto pang magpatuloy o gusto na nilang umayaw. So, mahirap kasi yung nagpapatuloy pero napipilitan lang. No? So, dahil dito po ay kami po, tayo po lahat dito ay tinawag, hindi tinulak. Pinili, hindi pinilit. No? So, hindi naman kita pinilit, di ba? So, mga kapatid sa Panginoon, tayo po ngayon, kasama ang mga nagsisimbahay, ay nakatayo sa inyong harapan ang ating kapatid na si Pastor Vlad, kasama ang kanyang may bahay. But take note, hindi po ito package, ha? Kasi akala ng marami, kapag pastor, kasama si Mrs., no? Automatic. No? So, syempre, may ministry rin si Mrs., no? So, hindi ibig sabihin na pinatayo ko sila rito ngayon, kung ano yung dapat gagawin ni Pastor Vlad, gagawin din ni kanyang misis. No? So, si misis ay suporta, taga-panalangin, taga-suporta, but not necessarily na package deal na kung ano yung ginagawa ni Pastor Vlad, gagawin din ni
Mrs. At tatawagan natin siyang Pastora Kati. No? So, lilinawin na po natin doon. No? Napailing tuloy. Madam na lang daw, huwag ng pastora. So, ngayon po ay itatalaga natin sila sa Panginoon na siyang pinakapinuno ng kapulungang ito. Eh, siya yung ating head naman. No? At ihilingin din po natin sa kanya na ang kapatid na ito ay puspusin niya ng buong lakas at katapatan upang mapaglingkuran nila o mapaglingkuran niya sa suporta at panalangin ng kanyang may bahay ang bawat isa sa atin. Okay. So, sa Marcos chapter 10 verses 42 to 45, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kung hindi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, Pastor Vlad and Madam Kati, tinawag at pinili. Again, hindi po pinilit, kundi pinilit, pinili ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa iglesyang ito. Ang ministeryong ito ay isang malaking pribilehyo, ngunit ito rin ay isang malaking obligasyon sa Diyos. Okay? Pwede ba kayo humarap sa akin? Magharapan tayo ngayon. Yan. Face to face tayo. Bilang napili na pinuno ng iglesyang ito, aming kinikilala ang inyong mga natatanging kakayahang mamuno o in your case, particularly, ang iyong kakayahang mamuno. At nagpapasalamat kami dahil ito ay malugod mong tinanggap. Ang tungkulin na iniatang sa'yo ay malugod mong tinanggap. Tama ba? Okay. Hindi ka naman pinilit, no? Ngunit, sa araw na ito ay hinahamon ka namin na ialay yung pinakamainam na handog sa Diyos sa kanyang mga hinirang at sa kanyang iniatang na paglilingkod sa sangkatauhan. Inaasahan ng kapulungang ito na ikaw, Pastor Vladimir Venus, ay magiging mabuting halimbawa para sa lahat ng kapatiran sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa pananampalataya, mamuhay ka ayon sa pamantayan ng Diyos para sa mga pinuno at sikapin mong makilala si Kristo sa iyong mga patotoo at sa iyong mga gawa. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Nangangako ba sa harap ng Diyos at ng kapulungang ito, nagagampanan mo ng buong puso at walang pag-aalinlangan ang responsibilidad na nakaatang sa iyong balikat bilang katuwang na pastor sa simbahang ito? Kung gayon, gawin natin ang pangako ng paglilingkod. Pakitaas ang iyong kanang kamay. Yan. Ako si pangalan Vladimir Venus na napili sa posisyong Katuwang ng pastor ay nangangako sa tulong at gabay ng banal na espiritu na ako'y magiging mabuting halimbawa para sa mga kapatiran bilang pagtalima sa ginawang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo na ako'y mamumuhay ayon sa salita ng Diyos na ako'y maglilingkod sa kapatiran at gagawin ang lahat ng aking makakaya upang ang iglesyang ito ay mamuhay sa pag-ibig at kapayapaan
na ako'y magsisikap, na ako'y magsisikap upang magtagumpay, upang magtagumpay ang gawain ng Diyos, ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng mga programa, sa pamamagitan ng mga programa at proyekto, at proyekto ng Napico Christian Alliance Fellowship, ng Napico Christian Alliance Fellowship. Naway tulungan ako ng Diyos. Naway tulungan ako ng Diyos. Amen. Magalak tayo mga kapatid sapagkat umili ang Diyos ng kanyang mga lingkod sa ating kalagitnaan. Ngayon naman kayo ang tatanungin ko, nangangako ba kayo bilang mga lehitimong miyembro ng simbahang ito na tutulong at palalakasin ang kanilang loob upang magampanan niya ng maayos ang kanyang mga katungkulan kung saan tinawag siya ng Diyos, makikiisa sa kanilang mga gawain o gagawing hakbang para sa kabubuti ng buong kapulungan at palagi silang ipapanalangin? Sumagupo sila ng opo at amen. Yan. Okay. So, at this point ay paluluhurin natin sa munggo si Pastor Vlad ng mga tatlong oras. Yan. Katabi ang kanyang sa orasan nyo, mga alas tres, pwede na siyang tumayo. Okay. Kayo po na nasa mga simbahay, ituon nyo po yung inyong kamay. At kayo rin po na naririto, mga kasama namin dito. Ilay hands po natin siya. At masama po tayong manalangin. Panalangin po natin siya sa Panginoon. Dahil ito pong panibagong journey, panibagong yugto ng kanyang buhay ay hindi po madali. Kaya kailangan niya po yung ating suporta at pananalangin. So, hindi po tayo panalangin. Makapangyarihan Diyos, ibuhos niyo po ang inyong walang humpay na pagpapala sa aking kapatid na ito na hiniram niyo upang maglingkod sa inyo. Tulungan mo po siya upang magampanan niya ng buong puso ang mga nahiatang natungkulin sa kanyang mga balikat. Hayaan niyo po na palagi niyang maalala ang inyong halimbawa ng paglilingkod, kung paanong ikaw ay nagpakumbaba, nagpaubaya, nagmahal at naging masunurin hanggang kamatayan. Panginoon, gabayan niyo po siya sa kanyang mga gagawin at gantihan niyo po ng kagandahang loob ang kanyang katapatan upang sa pamamagitan niya ang indakilang kalooban ay maisakatuparan. Ito nga po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Pwede ka nang tumayo. So, congratulations. So, nakapag-fill up na rin siya doon sa application para doon sa license. And yun po ay didiretso sa HR ng Kamakop at sila yung mag-i-issue ng ID sa'yo. Maybe iko-costro nila sa ELC. Pero ang printing kasi noon doon sa national office, sa nagpi-print yung HR. Okay. So, even kami, lahat ng licenses ng pastors, dumadaan sa national office, sila nagpi-print doon, pinapadala lang sa commission. Okay, tayo po ay muling magsama-sama sa panalangin para po sa pagtatapos ng ating gawain sa araw nito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa po ninyo sa buhay ng aming kapatid na Pastor Vlad. At nawa nga po ay patuloy niyo po siyang gagabayan sa kanyang paglilingkod sa inyo. At dalayan ko, Panginoon, na ikaw po ang siya magbibigay sa kanya ng wisdom sa anumang mga decisions, anumang mahakbang na gagawin niya upang ang gawain sa lugar na ito ay patuloy na maipalaganap at mapalago. Salamat po, Panginoon, sa kanyang pagtugon, inyong pagkatawag sa kanya. At nagpapasalamat din po kami sa natapos na gawain sa araw na ito. At patuloy po namin itinataas, dinadakila ang iyong pangalan. Dahil tunay nga po na ikaw ang Panginoon na tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, na tinugon niyo po yung aming mga panalangin sa manakarang araw. Salamat po sa mga kapatiran namin na ngayon po ay nirestore po ninyo yung kanilang mga kalusugan. Nakarecover na po sila, Panginoon, at salamat po dahil ikaw ang tumulong at nagpagaling sa kanila. At patuloy po, Panginoon, na kami po ay umaasa sa inyo sa lahat po ng aming mga pangangailangan.
Batid niyo po, Panginoon, ang aming mga sitwasyon. Batid niyo po ang aming mga kalagayan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. At ipagkaloob niyo po ang pangangailangan ng bawat isa na inyong mga anak. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya pa rin o siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalulatian. Kasama ni Kristo sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po'y magkawayan sa ating mga tahanan. Muli nating awitan ang ating Panginoon.